Purihin, purihin ng ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Our gospel reading for tonight is taken from Hebrews 12, chapters 1 to 14. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines those he loves, and he punishes everyone he accepts as son. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while, as they thought best. But God disciplines us for our good, that we may share in his holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Purihin ang Panginoon, purihin. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. At siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakuluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya?
mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panginahan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating mga ama sa laman, at dahil dito'y iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit, itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang palinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ang salita ng Diyos. Ang pamilya muna. Halina sa pamilya, kami nagaganap na makasama ka sa pananalipag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na Halina sa pamilya, kami nagkakaroon.
sa tila, pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, naging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagadala na makasama ka sa panalangin, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni Jesus. Purihin ang Panginoon.